Hello guys, we are on a mission today kasi magtatanim tayo ng mga halaman sa ating baskets. So alam niyo naman, namili ako kanina. Ito lang yung mga pinamili ko. So unahin natin yung mga pots natin. So guys, mukhang ulan kaya bilisan natin. So guys, meron akong dalawang planters dito sa harapan ng bahay. Ang tatanim natin dyan ay itong mga marigolds kasi medyo shaded na yung area gawa nitong mga vines. And itong mga marigold, hindi yan maarte. Tumutubo yan kahit saan. So ang ginagawa ko dito sa arrangement ko sa container, usually meron akong spikes sa gitna. And since ang mahal ng mga spikes, $4 yata isa, hindi na ako bumili. Kasi meron akong sunflower na tumutubo na. Actually, nagtanim ako ng sunflower dito. Wala pa lang, hindi pa siya tumutubo. So, kunin natin yung sunflower dun sa kabilang side. Lipat ko dito. So, guys, ito yung sunflower na napatubo ko dun sa isang pot. Gawin natin siyang spike dito sa gitna. Or, igilid-gilid natin. Ngayon, maganda magtanim kasi malamig. O nga pala, lagyan natin ng manure. Bumili nga rin pala ako ng sheep manure. Kasi kailangan natin ng lagyan ng konti. So kung bibili kayo ng manure, haluan nyo siya ng peat moss. Pero itong bag na to, may halo na siyang peat moss. So mix na lang natin siya. Ayun o. Dark soil. Konti lang. Mababurn yung roots ng mga halaman. At meron din tayong Creeping Jenny. Ang ganda nito. So, lagay natin ito sa side. Yan. Medyo anuhin natin yung roots. Ilagay nyo lang yun dyan. And then magti-trail na siya. Diba? Red yung pots natin. Kaya maganda yan. And then medyo nabali pa yun. So, lagay natin to. So sa isang pot, lagay lang natin ng tatlo. Gusto ko itong mga marigolds nila. Ganda ng color combination, diba? Ang sunflower naman, madali naman siyang lalaki. Kaya, huwag tayong mag-worry kung mas malaki ang marigold ngayon. Kasi in the long run, lalaki siya, mas tataas ang sunflower. Mabilis lang siyang lumaki. Lagay nyo lang yun dyan. Lubog-lubog lang. Yan. I-break nyo lang konti yung mga roots para tumubo siya. There you go. Tapos na yung isa natin container, i-mirror na lang natin yung kabila. Okay. Mag-stop muna tayo kasi umaambon na. Ayan. Itong mga vines na to, Virginia creeper yan. Ang ganda niyan sa summer at sa fall. Guys, itutuloy natin yung pagtatanim natin ng mga petunias ngayon. Kasi nga nung nakarang araw umulan, di ba? So, ito yung aking mga petunias. Guys, medyo malamig ng araw na to kaya naisip ko na mag-voice over na lang ako. So ang ginagawa ko dito, kinukuha ko lang yung mga old hanging baskets at minimix ko ulit yung soil nila para mag-loosen yung soil natin. And then nag-a-add ako ng konting peat moss and nilalagyan ko rin ng sheep manure para mas healthy yung mga plants natin. So ayan guys, ready na lahat ng kailangan natin. Ayan na yung sheep manure. And then mix-mix ko lang yung mga old soil natin. And then, balik na natin sa basket.
So, punuin lang natin yan. Tapos, lagyan natin ang manure sa gitna. And then, ilagay na natin yung ating petunias. So, kagaya ng sabi ko, one scoop lang ng manure kasi masyadong matapang yan. It will burn your plant's roots pag masyadong marami. So, let's start planting! Ito ang pinaka-fun part dito kasi ikaw yung maglalagay ng color combination sa basket mo. Dito, ang nilagay ko is red and I think I will mix it with purple petunias. Malalaking bloom nga pala yung kinuha ko para mas maganda, mas bright and colorful, big flowers. Yun ang mas maganda sa inyong mga basket. Ang soil nga pala natin is a combination of perlite, vermiculite, and peat moss. Ang peat moss, nag-help siya na mag-retain ng moisture. So, hindi madaling madry ang inyong hanging baskets. Ang paghahalaman dito guys, hindi kagaya sa mga tropical countries na all year ang pamumulaklak. Dito kasi meron kaming four seasons, so pag winter, namamatay sila. Meron akong mga hanging baskets kasi yung mga petunias, annual yan. So mamumulaklak siya all summer long. Madami din ako mga perennial plants. Perennial meaning nabubuhay ulit sila after winter. Bumabalik-balik lang sila. Pero ang pamumulaklak nila may season din. Yung iba good for 2 weeks, 3 weeks, and then after nun, mamamatay na ulit sila and then they'll come back the following year. Kaya kung bago kayo sa Canada at gusto nyo magkaroon ng perennial garden, you need to know yung season ng mga plants. Dapat meron kang early spring, late spring, early summer, mid-summer, and early fall. Ganun yung mga season ng mga bulaklak dito. Sunod-sunod. Kasi once na natapos na ang isang season, wala ka ng bulaklak sa garden. So dapat meron kang papalit para tuloy-tuloy ang bulaklak ng garden. First basket. Ituloy lang natin ang process guys hanggang sa maubos natin kasi meron tayong 11 baskets. Okay, let's go! Guys, pumapatak na naman. Ito lang matapos ko. Bukas ulit. Okay, bye!